Mahilig ka bang mag-autofill? Paano yun? Ganito po yun. Halimbawa, meron tayong mga random numbers. Equal sign? 5 plus 2. Yan, di ba? A1 plus B1, enter. Ito po yung autofill, yung green na box po dito sa may ilalim ng cell, sa right side. Ito po, oh. Yan, oh, hahatakin mo yan. Kapag nag-black cross na yung arrow mo, or yung mouse mo, mouse pointer, hatakin mo siya pababa. So, automatic, magkakaroon siya ng formula. Okay? Yan. Pero alam mo ba na pwede yan gamitin sa iba pang bagay? Halimbawa, Jan. No? January. Pwedeng pakanan. Di ba? Pwedeng pataas. Pwedeng pababa. Hindi lang pwedeng diagonal na paganyan kasi walang ganon. No? Yung paganito. Ano pa? No? For example, Mon. Stands for Monday. Yan. Pwede ba yan buo? Buoy natin, ha? So, Monday. Ayan. Okay? Now, alam mo ba na pwede kang gumawa ng sarili mo? For example, ito yung column header mo. Age, location, status. For example, yan yung nasa database mo, di ba? Gagawa tayo ng sarili nating autofill, no? Pupunta po ako sa file, and then options, ayun! Advanced. And then, ito po, scroll down ko lang to sa pinakailalim hanggang makita ko yung edit custom lists. And then, dyan nyo po itatype yan. For example, name, age, location, status. After mo mag-type ng name, age, kailangan meron kang enter in between para bumaba po siya. And then, add. Pansin nyo po dito sa left side ng table, nandyan yung mga ina-autofill natin kanina. Dyan, January, month, di ba? And then, click OK lang po. Ayun. Click OK lang ulit. So, magta-type ako ngayon dito ng name. Yun lang ang ito-type ko, ha? And then, autofill ko na. So, automatic na siya na. Yun ang i-susunod ni Excel. Okay? So, I hope magamit niyo siya. At isa pang kailangan tandaan, especially kapag i-autofill niyo yung formula ay ito. Okay? For example, maglalagay ako ng 5 sa G1. And then sa F2, maglalagay ako ng 1, 2, and 3. Ang gusto ko pang gawin, imumultiply ko yung 1 sa 5, yung 2 sa 5, yung 3 sa 5. Okay, madali lang. Equal sign, yung 1, multiplied natin sa 5. Enter, autofill. Tama po ba, mali? Mali. Bakit? Tingnan ko po yung number 2, ha? Ito pong 10 na formula. Bumaba po siya, no? Kaya lang siya naging 10 kasi 5 yung sagot sa taas. Pero kung hindi yan 5, mali na yan. At kahit saan mo tignan, mali pa rin yan. Ito, mali, oh. Sabi natin, itong 3 imumultiply sa 5, naging 10 na siya. Okay? So, paano ang gagawin? Ilalak natin yung G1. Highlight yung G1, press F4 or Shift-4 o bebe, baby, baby, no? So, kailangan mailak siya, dollar sign, at saka ka mag-autofill. Para sa para bakit kailangan si dollar sign? Para hindi tumingin sa iba. Sakit daw kasi ng mga lalaki yan. Kasama na yung jowa, tumitingin pa sa iba. Ay, sorry, baka pagalitan ako, no? So, ganyan po, ha? Kailangan marunong kayo mag-lock at marunong kayo kung kailan hindi mag-lock kaya nitong formula. I hope magamit siya, guys. Maraming salamat. Bye-bye!